Hello, hello, Sir Archery Pineda. Stay blessed. At maraming maraming salamat sa pagkakataon na matry ang inyong pinagmamalaking archery. O, diba? God bless. So, hello guys. What's up, what's up? So, nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video, guys. So, magbabike check tayo ng isang road bike na stout. Siyempre, dito yan sa, ayan, Carbs Bike, Bukawi. Dito yan, along MacArthur Highway, Binyang First, Bukawi, Bulacan. So, ang bago ang lahat, guys. Ayan guys, wala nang intro, diretso tayo sa bike check video ng Stout Road Bike. So ayan guys, ang ating ibabike check. Oh, hindi si ate ibabike check natin ngayon. Ha? Ayan, oh. Ay, ibabike check natin ito, road bike na stout. So by the way guys, natumatanggap nga pala sila rito ng home credit. Ayan, at dito si ate Mariel. Ate Mariel, ate Mariel, ano yung mga requirements sa pagkukuha ng home credit? Bali, ang general condition natin ay at least Filipino citizen between ayun. 18 to 68 years old, must be employed or pwede rin naman self-employed basta may source of income or at least 3 months employed. Tapos ang pinaka-requirements natin, at least 2 valid ID. 1 primary ID or at least 1 secondary ID. Ayan, oh. So kung kayo ay pasok sa mga requirements na yon, punta lang kayo rito, makapag-avail kayo rito ng bike. Kung gusto niya ng installment, meron sila dito ng home credit. Ate Mariel, wala na ba itong down payment? Ay, meron po tayong down payment. Bali, ang enough cash down payment, tapos yung valid ID, and mobile phone or RFID number. Ayun. So, alam ko ang down payment nito, guys, depende sa bike na kukunin ninyo. Ayan. So, wala tayong may bibigay na. Ayun, 30%. So, 30% ng original price ng bike is yung down payment. And then the rest, may computation sila. Makikipag-usap na lang kayo kay Ate Mariel dun sa inyong monthly installment. Ayan. So, dun tayo sa bike check ng stout. Anong stout to? Stout 700 Campion. Ayan, Stout Campion 700 na road bike. So, ang ganda nito, guys. Oh. Ayan. So, STI ito, guys. So, sa ganda. So, simulan natin ang bike check, guys. Sa kanyang frame. So, kung makikita ninyo, light blue, or blue na glossy. So, napakakinang, oh. Napakakinis. Ayan. So, syempre, palagi natin sinisimulan sa kanyang head tube. Ang head tube niya, guys, straight. Ayan, kung makikita nyo, straight. Hindi yan tapered, guys. So, kita nyo naman. Pero, nagmukha siyang sexy dito kasi may curve dito sa may bandang gitna. At meron siyang logo ng stout. So, pag kinapa natin to, wala. Makinis. So, naka-top coat to, guys. Naka-top coat. Then, integrated ball bearing ang ating head tube. Tapos sa top tube, may makita tayo dito ang Campion. Ito yung model ng ating stout na road bike. So, brand na stout 700C at warning. So, lahat ito ay top coat. So, pag kinapaan nyo ito, makinis. Yan o. So, dito sa ilalim, internal cabling tayo. Isa rito. Ayan. So, dito pumasok. Doon lumabas. Sa kabilang top tube, wala. Ayan. Wala. Then dito sa down tube, external cabling tayo. So, dalawa yung kable rito. Parehas merong tensioner ba tawag dito? Ayan. Parehas meron. Then dumaan dito yung kable. Papunta dun. So, meron dito nga parang ano guide. Ayan. Papunta rito yung FD. Tapos, papunta dun yung RD. Ayan. So, yan yung daan kung saan dumaan ang mga kable dito sa ating frame. Ayan. Siyempre dito may makikita rin Campion. Ayan. Hindi siya smooth welding, guys. Ayan, no? Kitang-kita yung mga uod ng pagkaka
welding. Pero pag tinignan mo yan sa malayo, hindi mo siya mapapansin dahil sa ganda ng pintura ng ating mountain bike. Ayan, kasi glossy-glossy at makinis. Then, stout na mga line-line. So, nakagawa siya ng letters gamit yung mga lines na yan. Saka isang mahabang line na black, then Campion. 6061 aluminum alloy. Itong ating frame na to, ito bladed. Medyo bladed itong ating down tube. Tapos, meron siyang dalawang lalagyanan ng inuminan. Isa rito, malamig na beer. At sa kabila, pulutan. Yan, para terno. Diba? Tapos, dito sa kanyang seat tube, tubo. Ayan. Sinukat ko nga pala to, guys. 49 cm yung haba ng kanyang seat tube. Ayan, 49 cm. Hindi ko kabisado kung anong height para doon. Search na lang natin sa Google yan mamaya. At dito, nakalagay, Alloy 6061 Champion Stout Racing Bike. Ayan. So, halos pa ulit-ulit lang yung mga nakasulat dito sa ating frame. Ayan. Dito sa kanyang chainstay, ganun pa rin, may Champion pa rin. 700C. Tapos meron ditong bridge para sa mga gustong maglagay siguro to ng tapalodo or preno. Ewan ko kung para saan yan. Then dito, ito alam ko talaga. Pang tapalodo to, itong bridge na to. Then itong seat stay, tubo rin. Pabilog din to. Ito medyo bladed ng konti. Ayan, oblong to oblong. Super light aluminum. Ito nga pala guys, ay tumitimbang ng 12.85 kilogram. Ayan, oh, di ba? At syempre, tayo ay naka-disc brake. 160mm na rotor. Palagay ko wala itong tatak. Tapos, mechanical disc brake na gawa ni Windzip na IS mount. Ayan. Mas gusto ko yung IS mount kesa sa false mount. Kasi pag na-low straight, palit frame ka na. Eh, pag gaya nitong IS mount, pag na-low straight, adapter lang yung papalitan mo. So, mechanical. Ayan. So, noong nakaraang araw, may mga nakikita na ako nag-upgrade ng hydraulics nito. Ito lang pinapalitan. Akala ko buong ano hydraulics. Pero ito lang pala yung hydraulics. So. Siyempre, sa kabila, ito, fork niya gawa sa bakal. Gawa sa bakal yung fork niya. Dito dumaan yung kable. Tapos, meron siyang design na stout. Ganun pa rin, makinis pa rin yan. Then, naka-disc brake ang ating fork na IS mount. Na Windzip ang mechanical disc brake. 160mm na rotor na wala akong nakikitang tatak. Ayan. Tapos yung kanyang hubs. Yung hubs niya guys, bakal. Bakal na quick release. So wala akong nakikitang tatak ng hubs natin. Bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs na bakal na naka quick release. Bakal lang spokes. Low profile na double wall alloy na mayroong sticker na stout. Siguro mga 20mm to. Ayan, medyo low profile lang siya. Tapos gulong. Hanapin natin yung gulong. Ang gulong niya 700 by 28C. Ang tatak? Wala akong makikita ang tatak guys. Ayan. So titingnan natin sa kabilang side baka meron. Dito tayo sa kabilang side ng gulong. Ganun pa rin. 700 by 28C na gulong. Tapos 20mm. Na double wall alloy rim na may sticker na stout, bakal na rayos, tapos bakal na hubs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating hubs na nakatornilyo yung likod natin. Ayan, at dito sa ating crank, itong crank natin palagay ko bakal to guys, pero check natin. Ayan guys, yung crank arm niya alloy. Ayan. Ito yung magnet natin guys, oh. So alloy na alloy. 170mm crank arm alloy, square tapered. Kung hindi ako nagkakamali, sealed bearing ang mga square tapered. Ayan. Pakicorrect na lang ako guys kung ako'y mali. Tapos, seat clamp na alloy. Kung hindi ako nagkakamali, 27.2 ang taba ng ating seat post. Ayan, nakikita nyo naman, oh. Walang daya. Magic. Dumidikit. So baka lang ating seat post na 27.2 300mm ang haba. Tapos ang pedal natin, oy alloy. Alloy ang pedal natin na ball bearing. Oy, pwede na to. At ang upuan natin guys, ang ganda oh. Oh, pangarerang-pangarera. May tatak na stout. Doon na-adjust ang haba nito. So pwede ka makapag-adjust.
Tapos ang nipis niya guys, so kita niyo naman talagang pangarera. Eh mahaba itong ulo. Then malapad. Tapos pababa rito. Manipis yung foam niya guys. Tama lang yung tigas. Tapos dito merong kanal. Then dito dadaan yung ihi mo. Pag naihi ka na, syempre pag malayuan. Ayan. At dito naman merong hiwa. Diyan dadaan yung utot mo pag nautot ka na. Ayan ako. At dito medyo malapad ng konti. Pero lalapad na puwet mo rito. Ayan, dito ka naman kasi uupo eh. Ayan o, di ba? At dito tayo sa stem. Ang stem niya guys, alloy na may tatak na stout. 100 mm ang haba nito. Ayan. At ang ating headset, alloy yung cap. Tapos, alloy din yata itong dust cover. Isa lang yung spacer niya na 10 mm. Nag-iisa lang yan. Ayan. Parang misis ko, nag-iisa lang sa buhay ko. Dibidang gano'n, ano? At dito, syempre, drop bar. So, yung drop bar natin, check natin kung pakalo alloy. Uy, alloy. Ayan, 430 mm ang haba ng ating drop bar. Ang kagandaan nito, guys, naka STI na siya. Ay, hindi pala. Hindi ko alam kung natawag dun sa ano na yun eh. Kasi STI pang Shimano yun eh. Pero, ayan, ang lever niya ay ignite. So, kasama na rito yung preno, saka yung shifter. Sensa ignite ko, hindi ako nagkakamali. Then, internal cabling tayo dito sa dropout. Ayan, kita nyo naman, ang linis ng dropout natin, oh. Ayan. O, punta tayo sa kabilang side ng bike. So, guys, ito yung kabilang side ng bike. Tinignan ko kung may brand yung, or may tatak yung gulong. Wala akong nakikita, guys. Ayan. Pakicomment na lang, guys, kung sa tingin nyo, alam ninyo, yung brand ng gulong natin. Ah, ito pa pala, guys, napansin ko sa downtube, oh. Ang lapad dito na medyo flat. Ayan, malapad na, naka-oblong siya, oblong. Then, pababa rito, yung committed, naging bilog na lang siya, oh. Ayan, oh, diba? Ayan, dito tayo ngayon sa crank arm niya. 2x, stout, alloy ang crank arm, square tapered, baka lang chain ring. Kung hindi ako nagkakamali, 32 to. Or 22, parang ganun. Ayan, tapos ito, 50. Ayan, 34 or 50 kung hindi ako nagkakamali. Ayan, pakicorrect na lang ako guys. Naka-chain bolt siya, so pwede niyong palitan yung sa inyong chain ring. Tapos ang kadena natin, 20K ang tatak. Ayan, 20K. At ang FD ay Ignite, Sensa Ignite to. Kung hindi ako nagkakamali, Sensa yan. At syempre sa ating RD ay Sensa Ignite din. So bilangin natin, kailan ng speed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na cogs. Tingnan natin kung sinong gumawa. So wala akong makita ng tatak guys. Ay, ang masasabi ko lang dito guys, ano to, threaded. Threaded na 9 speed ang ating cogs. 14 to 20, 32. Kung hindi ako nagkakamali guys, 14 to 32 teeth yung ating cogs na yan. Oh, diba? Ayan, so palagay ko guys, wala na tayong nakakalimutan. Ayan, so silya panuli natin yung ganda ng ating stout kampyon. So ayan o, may bike ka na, kampyon ka pa. Ayan o, di ba? So ayan guys, ang ating bike check ng, hindi ko na makalimutan, stout kampyon. Ayan o, pag nagbike ka dito, magiging champion ka na. Ayan, nagkakalaga nga pala ito guys ng 12,500 pesos lang. Dito lang yan sa Cars Bike Bukawi. Ayan, so napakarami nilang bike dito na pwede nyo pagpilian. Ayan. At so, pwede rin pala kayong mag-avail dito ng bike sa pamamagitan ng ayan, home credit. Ayan. So, kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo sa ating binike check na road bike. So, hanggang dyan na lang guys. Road to 2,000 subscribers tayo guys. Huwag kalimutan pindutin ng subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. Hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye, 2,000 na tayo mamayang gabi. Yoo!